Hello mga kalikot, isang pinagpalang araw sa inyo. Welcome to my YouTube channel. Bali, itong video natin ngayon ay pagpapalit ng tensioner, chain tensioner ng Wave 125, Honda Wave 125. Ito guys, bali dinala dito na mayari dahil sobrang ingay ng makina. Para siyang may ginigiling sa loob. Ipaparinig ko sa inyo guys yung ingay niya. Ito guys. So yun guys, yun ang ingay niya. Ito guys, buksan nyo yung cap ng cover ng cam gear. Yan guys, so maluwag yung ano niya, timing chain. Yan yung basic na tignan nyo agad kung sakaling may maingay na ganun. Yan, titignan nyo yung yan, pinaka basic yan. Pag may maingay sa loob, buksan nyo lang yung cover ng cam gear, tapos tignan nyo yung timing chain. Yun guys, maluwag nga siya. Yan. Yan yung cover ng cam gear. Yan guys, madali lang tanggalin yan. Basic lang din yan. Bali kasi may, yan, meron yung ano eh, may thread dyan oh. Yan. Dyan siya naka-screw yung cover ng cam gear. Tapos ayan yung nasa kabila naman, dyan malapit sa spark plug yung itong yan, yung tornilyo nya yun. Yung humihigpit doon sa may cover ng cam gear. Yan, ganun lang pagbukas guys, buwagan mo lang yan. Yan, yan, dyan siya. Yan yung cover ng cam gear para masilip natin yung timing chain. So ito nga guys, maluwag yung timing chain nya. Yan, meron siyang screw, screwan dyan. Yan guys, madali lang buksan yan guys. Ito bali yung basic, basic na troubleshooting kung sakaling may maingay, kung hindi niya maintindihan kung anong ingay. Yan, tapos tanggalin nyo guys yung tensioner. Merong 8mm na yan na bolt dyan, 8mm bolt, tanggalin nyo yan guys. Yan, yan yung tensioner natin, tensioner ng Wave 125. Ito maaaring nag stack up or sira na yung tensioner nya kasi itong tensioner na to, ano to, yung self adjuster siya, hindi siya manual, pusa siya nag adjust, pusa siyang tumutukod habang lumuluwag yung timing chain. Siya naman yung naghihigpit doon, nag adjust din siya kung ano yung galaw ng timing chain. Yan guys, so maluwag siya masyado, ibig sabihin hindi nakatukod yung tensioner. Yan, tatanggalin natin guys yan. Ito naman yung screw yan sa may pihitan. Yan sa pihitan ng tensioner. Yan yung screw na yan, nasa gitna. Boom. Yan. Yan guys, tanggalin nyo rin yan. Hugutin nyo lang yan guys. Yan, may gasket siya na ano, parang lata. Yan guys, oh, nice, naka-stack up siya. Dapat yan nakalabas yan. Mahaba dapat yan. Yan. Naka-stack up siya. Yan. Dapat yan naka mahaba yan. Para tumukod siya rin sa chain guide ng tensioner. Ng chain guide ng timing chain. Yan guys, papalitan na natin ng bago. Yan, dapat nakaganyan ang pwesto nyo guys, eh, mahaba eh. Yan. Yan, paghugot natin, dapat ganyan siya kahaba. Yan. Yan kasi guys, stack up. Kaya papalitan na natin ng bago. Kasi ito guys, bago nyo isalpak, kailangan ano nyo muna to. Pihitin nyo pa kanan. Gamit kayo ng flat screw na maliit. Pihitin nyo sa pa kanan para lumubog. Yan, lumubog yan yung tumutulak doon sa timing chain at sa chain guide. Yan kasi yung tumutukod yung matulis na yan. Yan, pihitin nyo yan hanggang sa lumubog siya. Para kasi kung hindi nyo,
hindi natin may sasalpak to kung naka-usli siya. Yan, dapat naka-ganyan siya, lubog. Kusa maglalak yan, guys. Kusa siyang maglalak. Yan, gamit lang kayo yan, na matulis na ano. Yan, na flat screw yan, no. Improvised flat screw kasi masyado maliit yan, guys. So yun, mga sir, pipihitin nyo lang yan kasi may pihitan sa loob yan, mga sir. Mayroong pihitan yan. Ayan, oh. Yan, dapat gawa kayo yan ng flat screw na maliit. Pipihitin nyo yung pakanan. Yan. Yan, guys. So yan, oh. Ganyan dapat siya para siya pumasok dun sa loob. Kasi hindi papasok yun kung naka-usli. Yun, guys, kusa na siya nag-lock yan. May papasok na natin yan. Kasi kung nasa labas pa yung ano niya, guide. Yung hindi natin may papasok yan. Kailangan talaga pipihitin muna natin. Pakanan ng pihit. Para po pumasok pa loob yung kuwan ng tensioner. Tumutulak sa chain guide. Yan, guys, sasagabit nyo yung bolt, guys. Yan. Tapos kapag naikabit nyo na yan, guys, syempre maluwag pa yon yung tensioner. Hindi patatama yun doon sa may timing chain. Kaya ang gagawin nyo, pipihitin nyo pa yan, guys. Yan. Pihitin nyo siya hanggang sa kusa siya pipitik yan. Magsiself-adjust siya. Yan. Hanggang sa tumukod siya ron sa may chain guide at sa timing chain para humigpit yung ating timing chain. Yan, pihitin nyo siya hanggang sa mag-release siya. Kasi yan, guys, ito self-adjuster to eh. Hindi tayo ang magtatantyan yan kundi yung tensioner na mismo. Kusa siya nag-a-adjust. Yan, guys, kailangan yan mahigpit na siya. Hindi na wala na siyang ayan, okay na siya, nag-adjust na siya, guys. Ayan, nag-release na siya. Kaya yan, medyo ano na siya, mahigpit na siya, guys. Wala na siyang luwag. Ayan. Kapag talaga maluwag ang timing chain, mag-iingay talaga yan, guys. Lalo kung maluwag na maluwag na. Talagang akala mo kung ano na nangyari sa motor mo. Yun. Kaya pagka may nangyari sa ganitong sa motor nyo, ganitong ano pangyayari, yan, basic, guys, silipin nyo yung timing chain. Yan, kaya nyo namang silipin yan, guys. Tapos ibalik nyo na yung cover, guys. Yan, guys. Basta may mga ganong iingay, guys. Yan, basic. Check nyo muna yung madaling i-check. Yung madaling buksan. Yung madaling gawin, kagaya nito. Yan, guys, higpitan nyo yan dyan. Yan, higpitan nyo. Yan, pag... malaking bagay, guys, na yun, alam natin kung ano yung pwede nating i-check kung sakaling mayroong ganitong pangyayari. Yan, guys, skip na, okay na, mahigpit na lahat. Paanda rin natin yan, guys, kung may ingay pa. Subscribe sa channel para makatanggap kayo ng mga bagong video. At ingat kayo palagi at God bless sa inyo.